kilalanin ang totoong buhay ng isang kauna-unahang Pilipino boksingerong kampiyon sa middleweight division at siya rin ang pinakamaraming naipanalong laban sa kasaysayan ng Philippine boxing at bukod dito ay naging aktor sa Hollywood. Pero bago natin ipagpatuloy, kung bago ka pa sa aking channel, huwag kalimutang i-hit ang subscribe at bell button para updated ka sa mga bago kong mga videos. Ceferino Montano Garcia ay ipinanganak noong August 26, 1906 sa Naval, Biliran sa Pilipinas. Siya ay anak ni Fortunato Garcia at Pascuala Montano at panganay sa anim na anak. Hindi niya naitapos ang kanyang unang baitang sa pag-aral dahil sa kahiligan ng pagsusugal. Sa edad na 17 taon, siya ay kinakatakutan ng karamihan sa mga kalye at nakilala bilang basaguliro at bukod dito, bihasa rin ito bilang isang panday. Sa kanyang pagtrabaho sa isang bikiri sa Cebu, nakilala niya ang isang boxer promoter at dito nagsimula ang kanyang karira bilang isang boksingero. At noong September 23, 1937, nagkaroon siya ng unang pagkakataon na lumaban sa world title welterweight division laban kay Barney Roos. Pero nabigo itong maipanalo ang laban at natalo via unanimous decision. At noong October 2, 1939, nagkaroon siya muli ng laban kay Fred Apostoli sa world middleweight title sa United States at nanalo ng technical knockout sa ikapitong round at nadepensahan niya ng tatlong beses ang titulo hanggang sa isang laban kay Ken Overlin ay natalo siya sa puntos. Sa kanyang huling bahagi ng karera sa boxing, siya ay ni-manage ni George Parnasos at sa kasaysayan ng Philippine boxing, hinawakan niya ang pinakamaraming naipanalong laban na umabot ng 180 na panalo, 74 knockout, 30 talo at 14 na draw sa loob ng 162 na laban at siya rin ang pinakaunang world champion na boksingerong Pilipino sa middleweight division. Siya ay nakilala sa kanyang pamatay na estilong suntok na tinatawag the father of Bolo punch at mas lalo siyang sumikat sa pakikipaglaban sa Cuban fighter na si Kid Gavilán. Siya ay nakapasok sa Ring Magazine Hall of Fame noong 1977 at World Boxing Hall of Fame noong 1989. Matapos magretiro mula sa boxing, siya ay naisama sa ilang mga uncredited na pagpapakita sa mga pelikula sa Hollywood sa pelikulang Joe Paloca Champ na tungkol sa istorya ng kanyang buhay at siya mismo ang gumanap. Ilang beses din siyang nagtrabaho sa Hollywood actress na si Mae West bilang private driver at bodyguard. Si Ceferino Garcia ay namatay noong January 1, 1981 sa edad na 74 sa San Diego, California, United States. Ang kanyang libingan ay matatagpuan sa Valhalla Memorial Park Cemetery sa North Hollywood, California.